Hello and welcome here at Hashtag No Filter Season 3. I am Dave Tubig, ang inyong kakwentuhan at kapuwang sa Bukal ng Dipan online discussion tungo sa pakikipagkapwa-tao. In exploring our church in this new normal, we are called to accept and embrace one another, for we are kapwa to each other. We are challenged by this PUWANG or this pandemic to be more compassionate to God's creation as we cross over towards a better world. The rainbow has been depicted as a sign of God's covenant for all generations to come, as seen in Genesis chapter 9, verse 12. As people of the covenant, we are called to be signs of God's presence, embodying this rainbow in the way we live as kapwa. Rainbow is also the symbol for people who are constantly pushed aside and discriminated. Paano nga ba tingnan ng lipunan ang mga makukulay nating kapwa? Kung sa ibang bansa, malaki na ang isinulong ng usapin ng gay rights, dito sa Pilipinas, ang mga miyembro ng LGBT o lesbian, gay, bisexual, transgender community ay tila hindi pa rin lubos ang tanggap ng lipunan. Katunayan, na may ilang miyembro ng LGBT community ang kailangan pang sumailalim sa isang reparative therapy na ang layunin, baguhin ang kanilang sexual orientation. Labag daw kasi sa paniniwala ng kanilang pamilya at relihiyon ang same-sex attraction. When you hear the word LGBTQI+, what comes first in your mind and how do you feel? Wala lang. Nothing special. Parehas lang, wala lang. Sa panahon ngayon, hindi na nga dapat pinag-uusapan yan eh. Di ba? Dapat kung paano lang natin nakikita yung ibang tao, ganun din sila. So, para sa akin, hindi na issue yan. Ito yung grupo na laging nadi-discriminate. Ito ay nakakalungkot na hanggang sa ngayon ay nadi-discriminate pa rin sila. For me, LGBTQIA people are creative, they are strong people, and very energetic. They are full of life, but at the same time, they feel rejected and outcasted. They are fighting for their rights, for them to be for equality, but when they hear people who disagree with them, they tend to bash them and be disrespectful to these people, even if they are saying their opinions in a respectful way. Pero okay lang naman, kasi tao rin naman yun sila. Hindi naman natin may tatanggi na meron tayong kamag-anak, kapamilya, kaibigan na ka-member ng, yun, ng LGBTQI. Rinig ko ang katagang LGBTQIA, naiisip ko na kung paano sila nakaka-survive sa panglalait ng ibang tao at nararamdaman ko rin kung gaano kasaya at kakulay ang kanilang mundo. Para sa akin, normal. Normal ang pakiramdam ko bilang isang tao. Nilikha tayo ng Diyos, isang babae, isang lalaki. Pero sa panahon ngayon ay dumarami ang mga LGBTQ. Pero hindi kasalanan. Hindi nila kasalanan ng pagiging ganoon. Ang pagkakaroon ng kasalanan ay kung sila ay papatol sa kapwa nila lalaki o kapwa nila babae. Lahat ay mahal ng Diyos. Sabi nga eh, walang anuman o sino man ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos mula sa kanyang pag-ibig. Ano nga ba ang pinagdaanan at pinagdadaanan ng ating mga kapwa sa LGBTQI?
Natanggap ko siya ever since. Ever since my parents outed me in a good way of being part of the LGBTQIA+ community. And another thing that made me accept myself is yung although a lot of people still judge me for being like this, pero my family accepted me for who I am. Yung bakla ako, na pwede akong magkagusto sa kapwa ko lalaki and all that stuff. And they are really my inspiration. They are the ones who made me feel that I'm confident to show up to the world that I am accepted, loved, and being respected as well. Serving the church doesn't discount me from, you know, being an LGBTQIA, should I say, doesn't discount me from serving the church or going to the church as well. I know that my God, our God, loves me and accepted me for who I am. And there's no reason that my God will reject me or will turn his back away from me. I'm so grateful with the community that I am in, the Young Adults Ministry of the Archdiocese of Manila, the Commission on Youth of the Archdiocese, as well as my friends, my family, my father, my sister, yung mga pamangkin ko, and most especially, the one above. Anong gabay at suporta ang nararapat upang maging ganap at buhay ang pakikipagkapwa-tao natin sa isa't isa? Mahalin ang mga LGBTQ at huwag husgahan sa kung ano man ang kanilang nararamdaman. Ang higit sa lahat ay tanggapin. Tanggapin sila na mahal natin sila, lalo't higit mahal sila ng Diyos. Anong talagang nararamdaman ninyo? Hindi, yun na. Kaya lang, yun nga, respetuhin nyo rin yung mga magulang ninyo, mga nakatatanda. Kasi mas alam nila kung ano ang mas nararapat sa inyo. Eh, as person, isa, totoo lang, yung maaga pa lang, kaya mo na agapan, agapan mo na. At para sa mga batang mga LGBTQI member, ay para sa kanila, magpaka mabuting tao lang sila, yun ang mahalaga, hindi ang iyong kasarian. Kung paano mo tinutulungan yung mga ibang bata, kabataan na nakikita mo sa paligid mo, ganun lang din. Wala namang silang pagkakaiba sa ibang mga bata. Yun lang. Very simple. I feel that they are open for dialogue. I speak to them in a charitable way and I try my best to help them understand what the church stands in terms of welcoming the LGBTQIA or people who are struggling with same-sex attraction in the church. Mahal sila ng Diyos at kahit ano pa sino sila, hindi magbabago yun. Sa mga kabataang LGBTQ, higit na mahalaga sa kasarian ay kabanata. So pag sumikapan, magpakabuti, magpakabanal, sa awa, grasya ng Diyos. God bless you. Sa panahong ito na may malaking puwang na nalikha ang pandemya, paano kaya natin maisa sa buhay ang ganap na pakikipagdaupang palad at pagiging isang isip at puso sa ating kapwa upang hindi natin maramdaman ang pagiging kakaiba ng bawat isa? This conversation on Kapwa sa Bahaghari is a safe space discussion for people who are accompanying our LGBTQI+ kapwa with love, tolerance, and acceptance. In our hashtag No Filter episode on Kapwa sa Bahaghari, we will listen to different organizations that accompanies our LGBTQI+ kapwa in different ways. We have Eva Kaluweng, the president of Rainbow Catholic Philippines, and Miel Feria, their executive director. Rainbow Catholic Philippines aims to bring together individuals
who work for pastoral care and justice for LGBTQI plus Catholic and their families. From Love Yourself Incorporated, we have Dan Guevara. Love Yourself is a community of people available to support persons living with HIV. Included in their service to the community is to accompany people on mental health called Flourish Circle that continue to help the community thrive by providing its members accessible psychological services and resources. We also have Ryan Silverio from ASEAN SOGI Caucus, a regional organization of human rights defenders from various countries in Southeast Asia. ASEAN SOGI Caucus advocating for the promotion, protection, and fulfillment for the human rights of LGBTQI+. Also with us is the President of Courage Philippines, Edwin Valles. Courage Philippines is a Roman Catholic apostolate for persons with same-sex attraction. They provide a safe space for them to live chaste lives faithful to the teaching of the Church and to grow in holiness. We have been informed by some of these data that taken from surveys conducted here in the Philippines and even abroad. At the same time, we saw some memes that stereotype the LGBTQI+ and meron din namang mga ina-affirm yung personhood nila, ano? So, meron din tayong nakita ng mga interviews that somehow tell how the people perceive about LGBT community. Can you give us a short reaction about the AVP? Certainly, the responses are based on their lived experiences. And we cannot nullify their experiences, and that's what's very important. Their opinions are also products of their upbringing on how they were introduced to the concept of being concepts, not just the concept of being LGBTIQ, but everything associated with it. Particularly doon sa may ko sa ating AVP, yung talagang napansin ko yung una, yung may tinanong na yung the first question that was asked to one of the respondents, anong tingin mo sa mga LGBT? Sabi niya, wala na, hindi naman natin dapat pinag-uusapan yan. However, there is discrimination. Discrimination still exists, and that's the very reason we have this conversation. We have this safe space conversation where we are able to discuss bakit nangyayari pa rin yung discrimination. Kasi sa ating mga counterpart na mga straight or mga heterosexual, hindi naman tinatanong o wala namang discrimination na nararanasan sila sa pagiging heterosexual na. Pero bakit yung mga LGBT ay nararanasan iyon? And that's the very reason kapag sinabing wala na, hindi talaga siya wala. The mere fact, this very conversation is a testimony of the truth that we still have to talk about it because discrimination still exists. And I think another point that I'd like to raise dun sa siguro yung mga nag-struck sa akin na mga points ay yung sinabing habang maaga pa ay agapan. Kasi yung sinabing agapan, kinabahan ako, ito ba ay sakit? Ito ba ay may mali ba sa kanyang, kaya kailangan agapan? So, mahalaga na linawin natin yung ating mga posisyon o yung ating magiging posisyon bilang isang grupo sa pag-iisip na kailangan agapan. Kasi kung may aagapan, bakit dapat agapan? At ito ba ay katumbas o kawangis na isang sakit kaya kailangan agapan? Siguro yun muna yung gusto kong i-share. Ako naman for the AVP, what struck me was yung experience ni Lester, no? So who was a youth leader, parang he's active in the church. I think more or less yung sharing niya also reflected my own experience. So yes, I mean like everybody LGBT person, I was able to meet yung mga manang ng simbahan who read to me Sodom and Gomorrah, etc. I mean,
I think that's a typical experience of an LGBT Catholic, no? But I think by and large, I have a very positive experience with the Catholic Church, no? So, I mean, just like Lester was, I never felt naman na because I have same-sex attraction, it inhibits me from serving the church or for loving the church, no? So, yun. And siguro, but parang there was a point in my life as well na para I embraced yung the gay lifestyle, diba? So, hindi ko rin ma-reconcile yung the fact na My experience with the Catholic Church is very positive, but how come the church tells me that what I do is wrong? So, siguro, that's one reaction. And the other reaction siguro is, I think early in the EVP, it was mentioned na parang it is reparative therapy is practiced. So, I don't know kasi saan yung context na yan, but in the Philippines, I have not heard of such... you know, kasi reparative therapy, of what I read about it, is a very specialized type of psychological therapy. No? So, alam ko sa States it is being practiced, but I'm not sure if in the Philippines it is being practiced. No? So, I'm not so sure kasi kung ano yung veracity of that information in the Philippine context. I think the AVP itself opens doors for conversations. I'm glad that to some extent that the narratives around LGBTI persons tend to be more respectful, although I can really sense there's still some points of divergence with regards understanding what being LGBTI means. I think we just need to contextualize that LGBTI persons still exist in a context of injustice and marginalization. I work in a region in Southeast Asia where there are still criminal laws that are being used against LGBTI persons. And we have a friend here from Malaysia, and Malaysia has several laws against transgender persons. There have been several cases of trans persons who have been sent to jail for wearing clothes that match their gender identity. There are four countries that criminalize consensual same-sex relations, including Brunei, which in fact codified death penalty against death penalty by stoning on those convicted of committing consensual same-sex relations. And then there's still a lot of cases of domestic violence, particularly against LGBTQ women. Outright Action International did a very extensive research on this, including the issue of corrective rape that's happening even in the Philippines. I've also heard narratives specifically of LGBTQ women whose parents have subjected them to sexual harassment and even rape just to correct their sexual orientation. A lot of stories around school bullying, even harassment in the communities. I remember way back, I think it was in 2016, we organized a consultation workshop with LGBTQ children from the Philippines. There were around 25 young persons there. Most, all of them are below the age of 18 and self-identify themselves as LGBTI. One story that did really strike a lot is that, remember the time when the Senator Manny Pacquiao said something about ang mga bakla ay mas masahol pa sa hayop? That traumatized the child. That, that caused fear that it can be used by the family and even the community to further harass the child. So there's, I think, the lived realities of LGBTI persons are not really in a safe space. If we see people claiming spaces, using the rainbow, talking about their stories, it is because it is high time for our narratives to be spoken in a respectful way. Maraming salamat, Eva, Ryan, and Edwin for that eye-opener and no-filter reaction based on your own experiences. LGBTQIA+ composed of many letters. Napaka-diverse naman kasi talaga. Pero there are also many terms when we talk about the community. Here are some questions that we should be clarified. What's the difference between sex and gender? What are the right terms to use? Are bisexual people just folks who haven't finished coming out as gay or lesbian? Why do you use the phrase LGBTQI+ communities instead of community?
Why is that so gay, so offensive, if people don't mean anything by it? Let us hear again from Eva, Ryan, and Edwin. Sex is more physiological, gender is, you know, social construct. So para mas madali intindihan, so puto tayo sa roles. For instance, when you say sex roles, ano yung sex roles? Based on the physiological attributes. For instance, the difference yun sa dalawang ano sa mga sexes, well, hindi lamang nasanayan natin, no, yung binary na male-female, pero may intersex kasi. For female, siya lang yung may kakayahan as of press time na magkaroon ng na mag-conceive at magkaroon ng birth delivery. Yun yung kanyang sex role. Pero even breastfeeding with proper stimulation, kaya rin ng mga lalaki. So yun yung difference ng sex. Yung pag, in terms of role, yun yung difference ng sex. Pag sinabi mong gender, ano yung inassign ng lipunan sa'yo na dapat nakapagkilos mo ayon sa iyong sex? Okay, sige. I just want to emphasize that sex is a term that is used to determine something that's biological. But something, and I also want to emphasize that even that the terms used assigned to connote sex are also constructed. So yung concepts ng male and female are also constructed by us. The meanings associated with those persons associated with a particular genitalia, ginawa lang din yan ng tao. The same thing as gender. Okay? And as such, hindi fully na-embrace ng concepts ng sex, male and female, yung diversity ng characteristics ng isang tao. Sabi nga ni Eva, may primary sex characteristics, may secondary sex characteristics. Kapag ang isang tao pinanganak, kinukuha na ba na kagad ang chromosomes para i-determine kung anong i-assign sa isang bata, kung male or female? Ang tinitigdan lamang ay ang genitalia. Hindi dapat tayo nagpapatali doon sa konsepto ng male and female lamang. Kasi maraming potentialities ng sex characteristics in between or beyond the gender binary. Yeah, so yeah, siguro yung mga terms kasi the questions are actually parang part of parang yung so to speak yung LGBT ideology. So I'm not an expert on that, no? So I think tama naman na sila Eva at saka sila Ryan yung sumagot na. So but siguro what I'll share is ano ba yung Catholic perspective of the human person, no? So yun, and let me just cite na lang siguro a church document. So this was written in 1986 by Pope Benedict XVI, no? So Cardinal Ratzinger at the time, no? So sabi niya, the human person made in the image and likeness of God can hardly be adequately described by a reductionist reference to his or her sexual orientation or gender identity, no? So today the church provides a badly needed context for the care of the human person when the church refuses to consider a person heterosexual or homosexual or the many iterations of that, no? So but the church insists that every person has a fundamental identity, the creature of God, and by God's grace his child and heir to eternal life. So siguro yung perspective ng simbahan, the church makes distinction between the person, so yung the essence of the person as created and willed by God, as unique, unrepeatable, diba? So, and every person has an inclination. So, will include sexual orientation or gender identification. And the third aspect of a person is an action. So, so lahat yan magpo-flow. But the person is always bigger than one's inclination or action. So, and so when the church looks at LGBT persons, ang tinitingnan is yung tao who is bigger than the inclination and gender identification, diba? So, as Eva said, may gender fluidity, diba? So, in the course of a lifetime, pwedeng mag-change yun, diba? So, or yung in-example niya kanina, pwedeng hindi, diba? So, it depends on the case, diba? Parang, but what is lasting about that person is yung personhood niya. So, yun yung, and that personhood, diba? So, as Christians, we believe that that person is a child of God. So, and therefore, yun yung commonality natin lahat. So, lahat tayo anak ng Diyos, whether you're straight or ano. So, and because we are all children of God, we're brothers and sisters, pwede tayong magkapwa-tao, diba? So, coming to the title of this
of this show. No? So we can relate with one another with compassion, with love, and with respect. So, isa rin sa controversial term na yun ay ang SOGIE o SOGI. What is the status of SOGI in the Philippines? How can we learn more about SOGI? Siguro kailangan talaga natin i-understand yung term kasi una sa lahat, medyo naging, I don't wanna say bago siya, pero recently siya napapag-usapan talaga at ang daming mga misconceptions. Lahat naman tayo ay mayroong SOGI. Okay? So kapag in-identify mo ang iyong sarili mo bilang isang babae o isang lalaki, ito ay isang pag-a-identify ng iyong gender identity. So pag sabing gender identity, ito ay kung paano mo ina-identify ang sarili mo sa isang spectrum ng gender. May mga tao na pinanganak sila, ngunit ang itinalaga sa kanilang kasarian ay lalaki, pero nang lumaon, as they grow older and older, they recognize that no, the sex assigned at birth at the time of birth is not consistent with how I deeply feel and how I want myself to be identified. So, ito yung sa case ng mga particularly transgender women. And then there are also persons, like for example, female assigned at birth and they identify themselves as women. So, persons can be cisgender. So, cis ibig sabihin consistent doon sa self-identification and the one that was assigned at birth. So, lahat tayo may gender identity. Sexual orientation naman, base doon sa mga naisusulat tulad sa Jakarta Principles, ito yung consistent kung paano natin talaga ina-express ang ating intimate, sexual, romantic, filial, attraction, and relation towards another person. So, some persons may be attracted to the same sex, different sex, same gender, different gender, etc. Gender expression is how we express ourselves. Ito yung externality ng ating kasarian. So, ang kailangan lang i-point out dito na ang external expression ng gender ay hindi yan correlated doon sa kung paano natin ina-identify ang sarili natin at kung paano tayo nakikip-relate sa ibang tao in terms of sexual orientation. So, yun. Yun yung tatlong elements ng SOGI. Ngayon, kasi nami-mistaken yung SOGI and the SOGI bill. Magkahiwala yun. Although, ang basehan bakit nagpo-push for a SOGI equality bill ay dahil may mga tao talaga tulad ko at tulad ng ibang mga LGBTI persons na discriminated based on those three elements: sexual orientation, gender identity, and gender expression. Yung siguro yung emphasis dyan will be the formation, diba? So while yung LGBT advocates will say na ang solution dyan will be a law, diba? By a SOGI bill, siguro the church will be more focused on family formation, diba? So preparing parents to become good parents, diba? Or empowering parents to become good parents, diba? So and doing so, diba? So yung pagdating kasi sa formation, tatlo yan, diba? So there's the cognitive formation, yung intellectual formation ng bata. There's also the behavioral formation, which is yung right manners and good conduct. But there's also a third part, which is often not as discussed as the two others, which is affective formation. Diba? Yung paano tinuturuan yung anak na mag-show ng affection. Diba? So, karamihan sa families, diba? So, nag-manifest ng parang effeminacy yung boy or parang tomboyish action yung girl, they will address an affective formation need via cognitive, so intellectual, ito yung sinasabi ng simbahan, di ba? You should not do that. Or via behavioral means, di ba? So papaluin or huwag kang mag-act na ganyan. But siguro parang if we tend to look at it from an affective formation need, therefore yung the way to address it will be via more affective method, no? So listening, di ba? Parang relating with them, maybe being more affirmative to the person exhibiting atypical behaviors, di ba? So I think I agree with Edwin, no? So sinasabi na formation doon sa simbahan, sa pamilya,
focusing on the three domains, probably on the cognitive, affective, and psychomotor level. However, so I think the difference ng ating approach ay, say for the Rainbow Catholics Philippines, ang nakikita nating buta ay hindi lamang doon. Maaari kang meron kang polisiya at meron kang doon sa nagsasabay silang dalawa, may complementarity kasi there are a lot of instances in which you have the law but you don't have the formation, say, the community formation or the family formation in existence, so hindi nagiging efficient or effective yung kung ano man yung ating layunin. On the other hand, meron naman kompleto ka sa formation pero hindi naman tinutugunan ng mga ng batas, and that's the very reason yung ating ruta ay dalawa, no, two-pronged approach. So you could have the law and at the same time focus on the education aspect of how are we going to inculcate the importance of love, respect, and acceptance sa ating mga kapatid o kapwa mga LGBTI. Thank you very much, Eva Kalueng of Rainbow Catholic Philippines, Ryan Silberio of ASEAN Soji Caucus, and Edwin Valles of Courage Philippines for that wisdom-filled sharing. For the meantime, let us end this part of the discussion by listening to the spoken word poetry that we got on YouTube. Let us all watch this. Tao sa mundo ay puno ng diskriminasyon. Hindi nyo ba naitatanong kung bakit may mga taong ganun? Kung bakit ganun na lang ang kanilang puot, galit at pagkamuhi sa mga taong hindi nila kapareho? Bakit sa tingin mo nakakalamang ka kung ang kultura mo at kultura niya ay magkaiba? Oo. Sa kultura man ay hindi magkapareho, ngunit pare-pareho lamang tayong isang hamak na tao. Bakit sa tingin niyo nakakalamang kayo kung ang isa ay itim at ang isa ay puti? Kung ang isa ay lalaki at ang isa ay babae? Oo. Sa lahi at kasarian man ay hindi magkapareho, ngunit pare-pareho lamang tayong isang hamak na tao. Bakit sa tingin nila nakakalamang sila kung ang isa ay tuwid at ang isa ay bakla? Kung ang isa ay Kristiyano at isa ay Hudyo? Oo. Sa seksualidad at relihiyon man ay hindi magkapareho, ngunit pare-pareho lamang tayong isang hamak na tao. Kung tayo lang ay matutong umunawa, iginagalang ang pananaw at pagkakaiba ng bawat isa, kung gayon tiyak na darating ang kapayapaan sa mundo. Lahat ay dapat tratuhin ng pantay. Lahat ay dapat tratuhin ng pantay. Hindi mahalaga kung ano ang iyong relihiyon o ang iyong kulay. Lahat ay dapat tratuhin ng pantay dahil ang bawat isa ay may karapatan. Karapatan na mabigyan ng pagkakataon na mabuhay ng malaya. Malaya sa diskriminasyon sapagkat lahat ay dapat tratuhin ng pantay sa kadahilanang we are all under the same sky.